I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. A shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello. But anyway guys, meron tayong upload videos update. Siguro naman kilala nyo si Robin Hood. Wow. Nako, naglabo-labo na ito mga bes, ha? Ang mga ibang opisyal ng PDP. Nako, eka nga yung mga senador ng PDP, labo-labo na ito. Ito si Robin Hood, mga kababayan, ay ang bagong presidente ng Partido Demokratiko Pilipino, which is ang PDP, may mga beswa. Sinasabi niya, yung minamungkahi niya na dapat mag-resign na si Senator Tolentino sa PDP. Kasi nga, si Senator Tolentino nasa slot ni Pangulong Marcos Jr. Sa listahan ng mga senador this coming 2025. Parang doon siya lumipat. Agay. Ano man guys ang kadahilanan? Hindi natin alam. Well, siguro, base sa aking kaisipan lamang, baka napansin at nakita ni Senator Tolentino hindi maganda ang kanyang sinamahan, dahil alam po natin ito si dating Pangulong Digong, napakatuktsik ang bunganga niya, no? At inaaway niya si Pangulong Marcos Jr. Hindi mo malaman kung anong kadahilanan, hindi naman siya inaaway ni Pangulong Marcos Jr. Basta na lang nagulat ang lahat na bigla na lang binanatan si Pangulong Marcos Jr. Hindi natin alam kung anong basihan, anong ground, di ba? Pero sa isa lang po ang nakikita ko dito is gusto nila paboran ni Pangulong Marcos Jr. sa mga issue laban sa kanila, no? Gusto nila isi-save sila sa mga anumalyang mga natutuklasan, lalo na si Pastor Kibulok. Gusto nila isi-save ni Pangulong Marcos Jr. si Kibulok. Alam mo bang sinumbatan ang Pangulo? Dahil daw sa isiminay, kumbaga lalong lumakas si Pangulong Marcos. Kahit walang isiminay, talagang sikat ang Pangulo. Parang sinusumbat nila kay Pangulong Marcos Jr. yung pag-guest niya doon sa debate, president debates. Oh my goodness! So ibig sabihin guys, kumbaga, ibabalik ni Pangulong Marcos Jr. yung utang na loob niya sa SMNI. Parang ganun ang dating, ano? Dahil nga, gusto niya paboran. Hindi naman kasi uso ang paboran, mga bes, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi sabi niya nga, batas is batas. Sumusunod lang tayo sa batas. Si Pangulong Marcos Jr. sumusunod talaga siya sa batas, mga bes. Kaya walang pabor-pabor dito, no? So dito sa issue ng ni dalawang senator ng PDP, aba umpisa ng pagkawatak-watak yan, mga beswa, ha? Sabi nga nila talagang ganyan ang buhay. Kung sino yung mga toxic, dapat umiwas ka, doon ka na lang sa mabait. So para kumpleto rekado, mga kababayan, basahin ko ito. Okay, ito na po ni Robin Padilla. Senator Robin Padilla, the new president of the Partido Demokratiko Pilipino, which is ang PDP laban. Okay, PDP nga. So, Senator Francis Tolentino, resignation from the party of the on Thursday. In statement, sabi po dito guys, in a statement, Padilla said Tolentino might have to resign from PDP as a party vice president for Luzon and party members so he can attend to his added duties as the new Senate majority leader. Oh my God! Nako, mga kababayan, labo-labo na ito, mga bes. Ang sabi dito, sabi, dahilan sa bagong mandato na inyong hinaharap sa Senado, buong pagmakumbaba kung imunumungkahi na marahil po ay mas makakabuti ang iyong pagbibitiw bilang opisyal at kasapi ng PDP laban. Sa ganan, sa aking po lamang ang mungkahi ito po ay upang maiwasan din natin ang pag-question kung magkaroon man sa ating pagiging patas
sa pagtugon sa mga isyu, lalo na sa mga usaping pampolitika, Senator Ruben Padilla. Oh my goodness! Hindi ko alam guys kung bakit nanalo ito. Ano? Mm-hmm. So anyway, alam nyo kung bakit kung bakit iminungkahi niya na dapat mag-resign si Senator Tolentino? Kasi nga, nasa slot siya ni Pangulong Marcos Jr. Alam mo, I think si Senator Tolentino, may galing ito guys ha. Magaling ito bilang isang senador. Hmm? Magaling siya talaga as in. Because ano to eh, correct me if I'm wrong, dahil abogado din siya. Baka ito si Senator Tolentino, siguro, napag-isip-isip niya mga kababayan na sobrang katoksikan itong ito si Mang Canor. Kaya siguro naisip-isip niya na umalis na lang doon para hindi na lang siya mahawaan doon sa mga pag-uugali na hindi maganda, no? Alam po naman natin na sa kabila ng mga guys, no, magandang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr., tuloy-tuloy pa rin ang batikos, no, yung paninira. Alam niyo naman 'yon. So obviously, ito si Padilla, talagang anti-Marcos ito. No, pero wag kayo, nasa slot ng Unity Me ito, mga beswa, ha? Binuto din ng mga loyalist ito. Kung alam ko lang wag na lang sanang iboto ito. Ha? Parang si rin to si Gurgur Agoy. So, dahil dito mga kababayan, alam po natin si dating Pangulong Digong ang nagbigay ng dito guys ng pardon kay Padilla. Ika nga binigyan siya ng pardon sa kanyang pagkakasala dahil nakulong ito. So napawalang sala dahil nabigyan siya ng pardon ni dating Pangulong Digong. So I think tumanaw siya ng malaking utang na loob. Parang no matter what happens, still suportado niya pa din si Digong. Eh, 'di ba mga beswa? Anong kapalagayan niyo dito? Ayun, iminungkahi niya na mag-resign na lang si Senator Tolentino sa Partido Federal. No, so abangan po natin 'yan, mga kababayan, kung talagang ito si Senator Tolentino ay mag-resign. Hindi natin pa alam kasi wala pa tayong feedback na nakikita or pinos. Ano, pero ito po ang sagot ni Senator Tolentino kay Robin Hood, mga bes. Ha? Kung ako tatanungin nyo, ito ba si Padilla ay magaling na senator? Well, ako mga kababayan, real talk to, no, sa inyo lahat. Hindi po, hindi siya magaling na senador. Kaya minsan, sa ating mga kababayan, sa susunod na eleksyon, pumili tayo ng tama, mga bes. Alam nyo, pag ikaw ay tumakbo sa higher position, medyo dapat mausisa tayo eh. Dapat yung dekalidad na isang mambabatas na talagang fully experienced para alam nila yung ginagawa nila, 'di ba? Pero kung pumili tayo ng mga tao na talagang kulang sa experience, ika nga incompetent, kawawa ang mundo, ika nga kawawa ang bansa natin. Alam niyo naman 'yan kung ano ibig kong sabihin. But anyway, ito po yung sagot ni Senator Tolentino. Ayan guys, oh, sabi po ng IBC TV 13. Basahin, kiniling ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Senator Robin Padilla na isang tabi muna ang politika. Oo nga, no? At unahin ang kapakanan ng mga nabiktima ng kalamidad. Tama, di ba? Mm-hmm. Tugon ito ni Tolentino na rekomendasyon ni Padilla na magbitiw siya bilang Luzon Vice President at membro ng PDP Laban. Oh my goodness! Agay! Sabi, ulitin natin, sa panahon na ito, huwag muna tayong mag-uusap patungkol sa politika. Tama! Mas mainam, magtulungan tayo para mapadali ang rehabilitation ng mga kababayan nating biktima ng Bagyong Karina. Lalong-lalo na yung mga nasa mga evacuation centers pa at may mga karamdaman, marami pang nawala ng tirahan at nasira ang kabuhayan, sila muna ang pag-usapan at tulungan natin. Tama! Yan ang magandang pag-iisip. Alam mo naman to si Robin Hood, puro politika. Sa kalagitnaan ng sakuna. Agoy! grabe, antindi itong mga to, no? Parehong guys, supportado ni Digong, pero tingnan nyo naman. Labo-labo na yata ito. Agay. So,
tama naman siya, no? Pagdating sa politika, isang tabi muna. Kailangan, unahin natin, ay yung mga kababayan natin nangangailangan ng tulong ng mga ito. Okay? Ito si Senator Tolentino, makikita mo guys, yung mga tulong niya din sa iba't ibang lugar. Kung ikumpara mo naman sa isa, na talaga naman wala akong nakikita mga beswa. Okay? Kung akong pagpipiliin, Tolentino or si Rubin, mas pipiliin ko si Tolentino. Kasi magaling ito guys, no? Sa naobserbahan ko, pag mayroong hearing sa Senado, magaling ito si Tolentino, no? Nadismaya lang ako dito dahil kumampi po siya. Hindi ko alam na ano pala ito, supporters pala ni Mang Canor. Di ba? So, parang nadismaya ako dun. Well, anyway, ako naman, mga kababayan, as long as gagawin mo o ginagampanan mo ang iyong tungkulin bilang mambabatas para sa kapakanan ng mamayang Pilipino sa problema ng bawat bayan, bawat region, why not naman, di ba? Sabi ko nga, kahit sinong pangulo ang nakaupo, as long as maganda ang kanyang pamumuno, kapakanan lang ng mamayang Pilipino ang laging mauuna, walang problema. Suportahan natin yan. Okay? Pero alam naman natin, bilang isang Marcos loyalist, siyempre stektuan tayo doon. Pero it doesn't mean, pag mayroon tayong supportahan, it doesn't mean na sila po ang ating paboritong pamumuno. Hindi po. Ibig sabihin, siyempre, i-acknowledge natin yung mga magagandang gawa naman nila. Diba? Hindi naman tayo pwedeng mag-credit grabber tulad ng ginagawa ng mga D-list. Laging nag-credit grabber ang ginagawa nila. Kahit sabihin mo na umpisahan ang puon nila, pero ang totoong nagtatapos hanggang sa dulo, si Pangulong Marcos Jr., ikikredit nila kay Mang Canor talaga, no? Kaya minsan tamad ito mag-research itong mga ito eh. Basta kung ano lang narinig nila, yun lang ang ibibira nila, no? So, dahil dito, mga kababayan, ha, dito sa dalawa na ito, ay abangan natin ang susunod na kabanata. Well. Mga dilis, ano kaya masasabi nyo dito sa mga idol nyo? Oo, di ba? So, yun guys, ang pinakalitest updates video ko. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless. Philippines!